ng Panginoon sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, magliligtas niya sa Sinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang dapit hapon sa inyo pong lahat. Magandang dapit hapon din po, Padre. Ngayon ay Lunes ng 10th linggo sa karaniwang panahon at 6th na araw ng ating pagnonobena sa karangalan ng banal na puso ni Jesus at 9th na araw ng nobena sa karangalan ni San Antonio ng Padua at Lisbon. Pagkat ngayon po'y Lunes, ipagdasal natin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Ako po'y may kamag-aral na pumanaw na sa Marinduque si Ate Anacorita Replorido C. Kaya pakisama po siya sa panalangin. At ang atin din pong mga mahal na yumao, pagkat pagka Lunes, nagdidibusyon tayo for all the faithful departed. Pagdasal po natin ang mga samo at dalangin na iniluluhog natin kay Santo Padre Pio at gayon din sa ating mga pagdidibusyon sa mga banal. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasati natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang, at humingi kita sa Diyos ng grasya ng kapatawaran, higit na katapatan at kalinisan ng kalooban. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay ay iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay ang mga ito'y aming magampanan. At Ama naming makapangyarihan, sa iyong dakilang kapasyahan at ay pinamamahalaan mo ang sanlibutan. Tanggapin mo ang aming mga panalangin para sa aming inang bayan ng Pilipinas upang maging marunong ang namumuno at maaasahan ang mga mamamayan sa ikatatatag ng pagkakasundo at katarungan, sa ikapagkakaroon ng kapayapaan at pampalagian sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Timoteo. Sa simbahan sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmulan ng lahat ng kaaliwan. Inaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung namimighati man kayo, ito'y sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaaliw kami, kayong may naaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighatiang dinaranas ninyo, tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam naming kahati kayo sa aming kaliwan, kung paanong kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginoy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ang lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghelyong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupok. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Magsaya, salamat.
sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito, "Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauuna sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Muli, isa pong maganda, mabiyayang dapit hapon sa inyong lahat. Nabanggit ko po na ngayon ay ikasyam na araw ng nobena sa karangalan ni San Antonio ng Lisbon at Padua. Malimit po na itinuturing siyang santo patron ng mga nawawala. At ika-anim na araw din po ng ating pagnonobena sa karangalan ng Sacred Heart of Jesus. Then the next day, sa darating na Sabado, ay Immaculate Heart of Mary. At tayo rin po, nagadiwang ng 125 taong anibersaryo ng kalayaan. Kaya sinasabi nating mabuhay ang bansang Pilipinas. At kita po ay nagadasal, sana namang tayo ay magkaisa ng puso at diwa upang patuloy nating mahalin ang ating bansang Pilipinas, at gayon din naman ihahanda natin ang magandang kinabukasan ng mga nakababata nating at susunod na henerasyon. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. El mes del Junio, ang ating mga pagdiriwang ay mga doctrinal feast and the solemnity of the Sacred Heart of
Jesus. Kahapon po ay ipinagdiwang natin ang banal na Eucharistia, the source and summit of Christian life. Kaya binabakas natin kahapon yung mga kaganapan nung huling hapunan, nung unang Huwebes Santo, na kung saan ay itinatag ng ating Panginoong Hesukristo ang Eucharistia bilang sakramento ng pag-ibig na mapanligtas ng Diyos. The greatest gift that each one of us do receive is the gift of the Eucharist. Kaya tayo po'y nagpapasalamat at yung mismong buhay natin, pagkat sabi ninyo, Amen. Ibig sabihin, tinatanggap natin ang Diyos. Tinatanggap natin ang biyaya at pagbabiyaya ng Diyos. Na ang kanyang buhay, sabi natin, ang Diyos ay nagpakababa upang magmahal, upang magligtas, at upang magbigay ng buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya. Palakpakan natin muli ang Panginoon. At ang ating pong pagdiriwa ngayon ay humahalina sa atin. Patunayan natin ito sa ating pinaggagawa, sa ating inuugali, at sa ating mga pinagkakaabalahan. Pagkat kung nasasaan ang pag-ibig at kagandahang loob, naroroon ang Diyos. At sabi natin, sin is the absence of love. Pakibigkas natin muli. Sin is the absence of love. Kaya we have to love accordingly. Kung paano nagmahal ang Diyos, ay doon din tayo dapat. Not just a mere emotion or sentimentality, but it becomes our mode and manner of existence. Nabubuhay sa pag-ibig. Pagkat ang tunay pong pag-ibig ay malaya, you are not compelled or pressured or restrained by outside force. Dapat talaga ito'y nangyayari from within. At kaya nga binanggit sa atin ngayon yung pinapahalagahan ng ating Panginoong Diyos. Beatitudes. Naalala ko ito'y binabasa rin tuwing Todos Los Santos. Para po bagang ito ang Magna Carta. Constitution of the Reign Kingdom of God. Ang pabumuhay na mapalad. Ang ating pong konsepto, pag ikay mapalad ay meron kang buhay, meron kang bahay, merong sasakyan, at lahat ng luho, layaw, na para bagang yun na lamang ang iyong sinasandigan ng buhay. Ay mali po yun. We need to let go everything. At dapat po yung ating pagkatao ay suma sa Diyos. Sabi natin, sundin ang loob mo dito sa lupa, kapara ng sa langit. Kaya yun po, genuineness of freedom ay siya nating samo at dalangin. We are invited to find happiness, our fulfillment, not in clinging to possessions, but letting it go. Kaya nga yung paglalabanan natin yung deepest instinct ng ating mga pansariling ego, na kung saan tayo ay nagiging hakig at nagiging busabos sa paggawa ng pagkamakasarili, self-serving interest.
amazing wealth, vast array of consumer goal, but our hearts must be in accordance to the reign kingdom of God. Walang kompormiso, hindi tayo napadadala sa udyok ng bagamundong buhay. Kaya nga ang hinihiling sa atin ay freedom from slavery, freedom from torture, at saka makapamuhay tayo, freedom for excellence in accordance with truth, kaya pamumuhay sa katotohanan, social justice, katarungang panlipunan, at makapamuhay tayo sa kapayapaan. Kaya nga binabanggit doon yung kapayapaan sa Beatitudes. At ito'y ang pinagmumulaan, malinis na puso. Dalisay na puso, katulad ng puso ni Jesus. Kaya dapat po yung sikdo, yung lunggati, yung ninanasa, our desires must be in the same status of the heart of God. Kung ano ang puso ng Diyos, dapat din yun ang tibukin at ginugusto ng ating puso. Pagtatapat, pagkat naroon ang self-disclosure ng Diyos, ibinubunyag, pinubuksan ng Diyos ang kanyang buhay, ang kanyang kabanalan. Doon lamang po tayo magiging malaya. Napakaraming questionable na nangyayari sa mga bansa, maging sa ating bansa, na nagiging dayok-dok sa corruption, ang kawalan ng katarungang panlipunan, the scandal of hidden wealth, abuse of power. How could we truly celebrate the independence? Ang independence po ay hindi display of armaments, o kaya ay ipangangalandakan natin. Nariyan ika niya ang mga infrastruktura, pero mas marami ang ninanakaw. Ay hindi po yan kalayaan. Pagkat ang tunay na kalayaan ay ikaw ay hindi nakagapos sa kasalanan. Ang paglaya ay ginawa ng ating Panginoong Jesus para tayo ay iligtas sa lahat ng uri ng kasamaan at lahat ng at maging sa kamatayan. Pero kung ipopromote natin ay weapons of wars, greed for power, abuse for power, yung political dynasty na para bagang ikaw ay adik sa kapangyarihan, ayan po ay ikaw ay nakagapos niyan sa kasalanan. Slavery to sin. Our Lord Jesus Christ liberate us. Pinalaya tayo. Kaya ang paglaya ay kagitingan sa paggawa ng kabanalan. Kagitingan sa paggawa ng kabutihan at hindi kasinungalingan. Hindi mo niloloko o nilalason ang isipan, puso at pagkatao ng ating kapwa-tao. Dapat malaya tayo bilang mga anak ng Diyos at hindi dayukdok sa kasamaan, kasalanan. Idasal po natin ito kay San Antonio, pagkat yan ang nawawala sa atin. Nawawalang galang na tayo sa sarili natin, pati kapwa-tao natin nadadamay sa pagkawalang galang. Nasaan ang pagiging honorable na dapat sana ay naaaninaw natin sa mga namimununo, maging sa inyong pagbibigay ng award recognition pagka merong graduation? Nasaan ang
pagiging honorable? Nasaan ang katapatan, pledge of loyalty sa watawat, sa ating alma mater, at yung ating sinumpaan na kapangakuan sa binyag? Tayo'y mamumuhay ng may kabanalan, may kapurihan, doing what is good, noble, beautiful, and such a way we are achieving, journeying together towards the fullness of life. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po ito sa buslo. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikamot, pinangangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa magitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpapagay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa gulap, sa bilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay,
salamatang Kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa Kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat nito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus, namin mahal, iligtas mong kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa na nag-undergo ng surgical operation at nagpapalakas ng kanyang kalusugan at naghahanda rin for the coming World Youth Day. At maging si Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at mga pamilya, maging yung mga nasa iba't ibang ministries, lalo na po yung mga nasa ministry on family and life, mga nasa advocacy for social justice and peace, non-violence communication, at maging yung pong mga nasa rescue, ministering to the victims of volcanic eruption, mga pook na mayroong kalamidad, mga digmaan, at maging yung pong mga nasa public and government service, maging yung mga nasa private institutions, maging yung mga nasa sektor ng pagsasaka, pangingisda at mga hanap buhay sa karagatan sa iba't ibang panig ng mundo, mga manggagawa, mga nasa iba't ibang propesyon at yung pong mga nasa akadem o mga mag-aaral na mayroong final examinations, yung iba nag-a-accomplish ng
academic requirements, clearance, term papers, projects, and dissertation or thesis. At yung iba naman po ay nagpi-prepare, nagre-review to take up board examinations pertinent to the professions they wish to be. Yung mga naglilingkuran sa mga hospitals, clinics, mga medical personnel at maging yung pong mga orderly. Yung mga nagme-maintenance for upkeep, cleaning of our environment. Maging yung pong mga naghahakot ng basura, mga nasa nagbabiyahe by air, by water, by land, as well as yung idinudulog nating samo at dalangin kay Santo Padre Pio, sa Sacred Heart of Jesus, kay Saint Anthony of Padua and Lisbon. At yung mga birthday celebrators, anniversary celebrators sa buwang ito ng Hunyo, maging si Joseph Ian, si Bridget Kalil, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang yumaong si anak ko Rita, at gayon din ang mga kaluluwa sa purgatorio. Ang lahat na mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalilis-lilisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Kalungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan. Magbinigayan kayo ng kapayapaan at evening blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Diyos ay pag-ibig na tunay at sino mang nananahan sa pag-ibig niyang taglay ay tatahan ng may kapal sa kapiling niya't kaugnay. Ito ang kordero ng Diyos, to nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Buhay na
Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, monging banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig,
magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupong lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa gilid ng main charts. Atin din pong isinasagawa na ang minor repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as a National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clay Go, Clean As You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad at eksperimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main charts ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog, magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito ay magpalaala ng pakikisa sa pagpakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala.
para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulises Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami rin po ay patuloy na humihingi ng inyong pagmamahal, panalangin at tulong sa aming ipinagagawang bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga nakatatanda at mga may sakit naming mga pari. Salamat po sa inyong pagmamahal, panalangin at donasyon. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo, ang banal na misa ay inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Diyos. Thank you po at good evening sa inyong lahat. Humayo na tipong